alat, alam ko talaga culprit eh. Gaano kasama ba yung alat at yan ba talaga ang isa sa pinakabawal sa ating kidney? Sa kidneys natin, number one ang alat, especially tayo sa Pilipinas, very high salt content, no? Yung mga instant food, instant noodles, mga dilata, mga processed food, fast food, high salt content. Mm-hmm. Ang sabi nga, ang dapat na asin lang na ma-intake mo per day is kalahating kutsarita kada araw. Lang. Oh. So siguro pag mag-instant noodles ka, kota ka na for ilang days. Dok, I mean, total nandito, educate us, gaano kadami ang sodium content na ang cup noodles? May mga reported in Asia, kasi may mga pumapasok din ng cup noodles to from our neighboring countries, it could be around 2 to 3 teaspoons of salt. And dapat kalahati talaga lang. So, Dok, pati yung mga instant pancit canton. Yes. Meron din lang yung sinasabawan, pancit canton, yes, zihon. Meron yan. Lahat yun kasama. Kasi merong component na preservative at saka yung component na pampalasa. Siyempre, kung walang lasa, hindi yan ang... And unfortunately, ito yung mga murang pagkain para sa ating kababayan. Avocado daw. Totoo ba yung avocado? Avocado is good, no? Pero kasi kung in relation lang sa may sakit sa bato, mataas ang potassium content nito. Ah, so hindi sodium? Hindi sodium. Yung potassium content. Naman, yes. Bad siya for the kidneys because of its potassium. Yes. Kung may sakit ka na sa kidney. Pag may sakit ka pero na sa kidney. Pero kung wala ka pa namang sakit sa kidney, okay pa yung avocado sa'yo? Yung tamang kain lang, I think, okay naman. Ano pong dapat iwasan? Canned goods? Ayun. Mga dilata and of course, for those na may sakit na sa bato, established na sakit sa bato, pinapaunti namin yung kain ng karne. No? The high protein diet namin. The meat. Kasi pag may established na sakit sa bato, ang advice nga is low protein diet. So, Uji, kung low protein, ano dapat ang high? Iwas ang protein, ano ang iniangat mo vegetables? Increase namin yung mga vegetables, fruits, and certain carbohydrates. Kasi tayong Pilipino, talagang sometimes madami talaga yung meat intake natin. How does one know na may problema yung kidney niya daw? Ano yung mga telltale signs? Ang nakakalungkot kasi, bago lumabas yung mga symptoms, ay medyo advanced na ang kidney disease mo. So wala? Parang wala kang yung mga obvious ha, wala kang mararamdaman. No? Pero kung may maramdaman ka na, tulad na parang nasusuka, naduduwal, nangihina, hindi makatulog, may insomnia, pa-check tayo kung lalo na at risk ka of kidney failure. Ang daya naman, kasi parang di mo iisipin na kidney yun. Insomnia? Yeah. Iisipin mo bang may kidney problema ka sa kidney kapag may insomnia ka? Kasi ito yung nag-accumulate na yung lason sa katawan, kaya ito yung nagko-cause ng mga effects sa inyong katawan. Walang pain? Depende, as in no pain at all? Depende sa type of kidney disease. No? Meron sa mga initial stage, meron para nagiging masyadong mabula ang ihe o nagkukulay tsaa ang ihe. So may mga signs sa ganun. Meron naman yung dala ng kidney problem, dala ng kidney stones, yun yung may sakit sa talikuran. Hindi, sa likod dito? Sa likod, nandito yung ating kidney na sa ating likod. Kung may bato? Kung may bato naman. Oo, pero kung walang bato, yung kidney, yung parang malapit ka na magkaroon ng kidney failure, wala, as in wala siya. Until it's already too late. Yes. So, pag-advanced kidney disease. Pero, Dok, I'm sure suki sa inyo yung mga may diabetes, no? Yes. Diabetes is the number one cause of end-stage renal failure in the country, as well as internationally. Dahil? Mataas ba dito? Sa Pilipinas, ang laki ng pagtaas. Pero dahil, anong connect ng diabetes sa kidney? Di ba, ang karaniwang dinidiscuss namin, ang connect po ng diabetes, vision. Nalalaman niyo yung diabetic retinopathy. Yes, yes. Ang diabetes kasi, madami siyang cause, no? Nagkakaroon ng at risk ka ng stroke, heart attack. Nandiyan rin yung risk mo sa pagkabulag, pagkaputol ng paa, and yung kidney size na number one. And may aral kami and review, no, from International Registry, isa tayo sa dumadaming kaso ng end-stage renal disease na dala ng diabetes. Maraming salamat po kay Dr. Russell Villanueva.